Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko ulit sa inyo ang aking skincare routine pero in different way. Hindi ibang brand, same brand, pero ibang klase ng set. As we all know, meron tayong Beauty Vault Rejuvenating Set na ginamit noon for about 1 month. Then ngayon, dahil natapos na yung 1 month ko, papakita ko dito yung vlog ko last time. 1 month of use siya. Then after that, i-share ko naman sa inyo ngayon yung experience ko regarding maintenance set. Actually, nung first time ko talagang na-try is yung maintenance set. Pero parang 3 days lang, nag-stop ako kasi nami-miss ko nga yung parang medyo mahabdi sa mukha, yung parang namamalat yung face. Gusto ko ulit mamalat yung face ko. Kaya trinay ko yung premium rejuvenating set. Kasi ang suggestion nila, kapag wala ka naman breakouts na pimples or anything, pwede kang mag-try ng maintenance set na lang instead of rejuvenating. Pero yun nga, gusto ko talagang itry yung rejuvenating set para ma-share ko siya sa inyo. So, ito yung itsura nung natapos na sa rejuvenating set. Then also, while doing this video, i-share ko na lang din sa inyo. And I'll be answering some of the inquiries and questions na tinatanong nyo siya sa akin through PM, through chat, through dito sa comment section. And pumili lang ako ng tingin kong maiintindihan nyo rin talaga or talagang necessity para dito sa vlog na ito. So, without further ado, let's try this one. Let's start! Okay, syempre, first thing, magsasabong ka pa rin ng face mo at nagsabon na ako doon sa baba. So, ganito yung tsura ng maintenance set. Share ko na lang din siya ulit sa inyo, although nailagay ko naman sa previous vlog ko ito. So, it consists toner, yan, sunscreen, tsaka ito, rejuvenating cream for night cream and also yung sabon nila. So, sabi nila yung soap ay same lang din naman no, sa premium set. So, yun na lang din yung gagamitin ko. Hindi ko muna tagagamitin kasi hindi pa naman siya ubos. Okay. Then, first thing natin gagawin, mag-toner muna tayo. Toner muna tayo. Actually, sobrang tipid talaga itong Beauty Vault set na ito. Kasi, papakita ko sa inyo yung ito yung toner ko last time for 1 month. Half lang yung nagamit ko nito. Kasi yun yung proper way na paggamit. Konti-konti lang. So, parang ganito lang siya. Huwag ka maglalagay sa malapit sa mata. May pimples ako dito. Ito ay tatlong araw. Tatlong araw lang natuyo na siya. Ganyan-ganyan lang siya. So, anong pakiramdam? Wala. Wait lang, may dumadaang helicopter. Ano ba yan? Yun na nga. Actually, plan ko talaga ubusin muna yung premium set. Kasi nabasa ko dun sa mga comments before o sa mga nag-share, 1 month lang talaga nila ginamit yung rejuvenating set, ubus man or hindi. So, sa toner, nafe-feel ko medyo mahapdi siya ng konti. Konting-konti lang naman. Hindi ko alam kung bakit siya mahapdi. Pero very mild lang siya sa amoy, yung amoy. So, kahit medyo magagabi na, magsa-sunscreen pa rin ako. Yan, para mapakita ko siya sa inyo. So, yan. Favorite ko talaga tong sunscreen na to. Gusto kong bumili ng malaki nito. Kasi, para siyang, BB cream. Yan. Ang paglalagay niya, tap-tap din naman nagano siya. Jelly-jelly siya. Tapos, super konting-konti lang talaga. Yan. Namula yung mukha ko. May pimples ako kasi periodical na eh. It's a period month. It's normal. So, yan na. As in, ganun lang talaga. Yeah. Ma-feel mo lang yung space ng mukha mo. Yan, hindi mo kailangan na sobrang daming ilagay sa face mo. Kasi mas safe kapag ka-konti lang. So, next naman natin is we will be answering some of your inquiries sa akin. Yung mga chat niya sa akin, sasagutin ko na siya. Wait lang.
So, for our first question, hindi ba nakakasunog ng balat? So, sa experience ko, hindi naman nasunog yung balat ko. At hindi naman nag-burn kahit nga sa neck. Sabi nila, huwag ka daw maglalagay sa neck. Pero naglagay ako pa unti-unti. And wala naman din nangyari sa face ko. Hindi siya talaga nakakasunog. Basta proper po yung paggamit nyo nung product. As in, konti-konti lang para safe din siya sa skin mo. Okay? Number 2, hindi po ba namamalat? So, yung sa face ko, sa experience ko, nag-try na kasi ako before ng rejuvenating. So, parang, I think, kapag nag-rejuvenating ka na before, hindi na siya mamamalat. Tulad nung the first time na nag-rejuvenating set ka. So, yung sa akin, nagkakon siya ng konting pamamalat. Pero hindi tulad nga nung una na parang talagang namamalat siya. Pero based dun sa mga nakikita kong nakaka-experience na to na gumagamit for the first time, as in talagang namamalat siya. Yun. So, hindi naman magiging problema yung pamamalat ng face natin ngayon kasi nga nakamas naman tayo. So, hindi naman siya masyadong halata maliban na lang dito. Dito medyo makikita siya ng konti. Okay? Yan. So, expectin nyo na lang na namamalat siya. Number 3. Pwede po bang magpa-araw? So, meron tayong sunscreen na 45, SPF 45. So, pwede tayong magpa-araw. Pwede tayong maarawan. Pero hindi siya sinasuggest na magpababad ka sa arawan. Yun. So, kung meron kang field, kunyari ang work mo ay sa mga field na kailangan di mo maiwasan na maarawan ka, I suggest po every 2 hours maglalagay ka ng sunscreen. Yun. Bago ka ma-expose sa sun. Or kahit na walang sun. Maganda pa rin talaga na mag-sunscreen. So, lang ko sinasabi sa vlog yun kasi favorite ko talaga yung sunscreen sa face. Okay. Number 4. Gaano po ba kadami ang inyong nilalagay? So, yun nga. Tulad ng sinabi ko kanina, as much as possible, dampi-dampi lang. Kasi before me, nakita ko, sobrang dami niyang nilagay sa face niya. Nabanat yung mukha niya. So, hindi naman siya maganda, diba? So, kailangan talaga natin, skin care pa rin tayo, bawal lahat ng sobra. Okay, next. Binababad niyo po ba yung sabon? No, bawal po ibabad ng sabon. Kung sensitive yung skin mo, talagang huwag talaga ibababad ng sabon and make sure na banlaw siya. So, the way ka magsabon sa face mo, nung mga sabon mo before, so, ganun lang din siya. Ang difference lang talaga, bawal siya ibabad sa face kasi medyo matapang siya. Okay. Next, paano po ang paggamit ng tama ng toner? Paano paggamit po ng toner na tama? Magulo. Basta, ang paggamit ng toner, sabi ko nga, konti lang at dampi-dampi lang. Dito. Iwas lagi sa eyes. Taka sa, aray ko, lapit sa bibig. Tahong dito lang. Yan. Puro dampi-dampi lang. Bawal siya i-scratch. Actually, kahit ano naman pong toner, bawal siyang i-scratch sa face. So, yun. Ganun lang. Dampi-dampi. Tsaka makatipid ka dun po. Pagdampi-dampi. Tapos, next question. Ilang days po bago mamalat? So, based dun sa experience ko, after 3 days, meron siya nagkakaroon ng... Nakikita ko agad na namamalat-malat na siya ng konti. So, yun. Tingin ko po 3 days. Pero, depende pa rin po siguro sa reaction sa face ninyo. Okay. Next, nakaka-allergy po ba siya? Yun nga po, hindi sa lahat ng tao effective siya. I mean, may iba-iba po kasi tayong skin type. So, I suggest nga po, before ka po gumamit ng anything sa face ninyo, maglalagay ka po muna dito sa siko mo ng mga skin patch test po ang tawag doon. Kasi lagay mo siya ng band-aid, tingin mo within 24 hours ko, mag-effect siya or mamamantal ka. Yun, kapag namantal ka po, stop niyo po agad yung product or huwag niyo na siya ituloy kung hindi naman sin, then go. Next, ilang days po bago makita yung effect? So, yun nga, based nga po dun sa experience ko, makikita nyo dito, kung may picture ako, makikita dun sa PC na gagamitin ko pang edit nito. After 3 days, nakita ko na siya na nag-glass skin na yung face ko. Hindi pagdating nung hapon, kasi nung una kasi parang tuwang-tuwa ako kasi naka-glass skin na talaga siya. Then, pagdating ko ng hapon, namamalat na siya. Then, after mamalat ng very konti lang talaga, ayun, doon na siya, laging glass skin. Ganyan na siya. Okay, magkano po ba yan? Mabot ba ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nasakto, 10. Magkano po ba yan? So, ito ay nagkakos ng 300 pesos
only. Kasama na lahat ng laman sa loob. If, and if gusto nyo pa siyang ibenta o maging business, mas makaya siyang makukuha, lalo na pagbultuhan. So, yun. Nasagot ko po ba? Kung hindi ka pa po nasagot sa susunod na vlog ko, i-share ko ulit siya sa inyo. Siguro after ilang days, i-vlog ko po siya ulit para may pakita ko siya sa inyo. So, bago po matapos tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo dito sa channel ko. Also, subscribe na rin kayo sa channel nung kapatid ko. Mamaya siya yung kasama kong mag-vlog din kami. And also, wait nyo na lang din yung vlog na kasama ko si Mami. So, i-share ko siya sa inyo. Madami siyang hatak eh, kaya sama ko na siya lagi sa vlog ko. So, that's all. That's all for my vlog po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!